So ito itong unit natin mga katek. Bali ang problema nito sabi na may-ari ay half screen display lang. Medyo meron namang display yung buong panel kaso lang may error doon sa bandang ibaba daw. Sabi ng yun ang reklamo ng ating customer. Bali mo dito mga katek ay isang LED HD TV na Kubit mga katek. China TV lang. And ngayon ay try nating check para makita natin yung totoong problema nito. Bale, ito yung power supply niya mga katek. 12 volts adapter type siya. So ngayon ay plug natin para makita natin yung problema nito. So meron siyang standby voltage mga katek. Tapos pinutin natin tong power button niya dito na sa likod para mag-oscillate yung whole unit natin. So ayan, so it means nag-oscillate na siya mga katek kasi nagkulay green na yung indicator natin. So mga katek, kung makikita nyo yan, bali, talagang may problema doon sa bandang ibaba. Hindi clear yung display niya. Iba yung linearity. Sabi na mayari, pag nanonood daw sila ng movie, hindi makita yung nasa bandang ibaba. Yung nakita ko, nakita niya yung no signal na display niya, talagang may problema doon sa bandang ibaba. Ayan mga katek. So, talagang natin mag-cancellation dito mga katek. Meron tayong signal na ika-cancel. Hopefully, sana gagana to. And simulan na natin to. So, bali ito yung top board niya mga katek. Dito tayo ay magka-cancel ng mga signal na nagkukos doon sa ating error sa ating panel. So, ganitong mga problema mga katek ay meron kumpito yung mga voltahe dito sa ating top board. Itong BE natin, meron siyang 12 volts. And then yung 1.8 na VCC, tapos yung 3.3 na DVD niya. DVD na 3.3. Meron dito. Present po. Yung mga signal natin. Yung HABDD, ABDD, BGH at BGL. BCOM. Bali, kompleto ito mga katek. Kasi, pagkadasan kasi itong problema ay dun sa signal. Signal voltage lang ang kadalasang nag-i-error dito kaya nagkaroon ng problema itong ating panel. So ngayon mga katek, ang mag-try tayo ng cancellation dito. Bali, ang ika-cancel natin dito mga katek is yung CKB1, CKB2. Doon muna tayo mag-cancel. Bali, dalawang lines muna ang ating ika-cancel. Bali, ito mga katek sa mga China na top board ay ang CKB1 at CKB2 ay LC1 at saka LC2 dito. Magkabilaan ito mga katek. Ito yung CKB1. Bali dito ay LC1, LC2. Ayan. Kung ititest niya ito ng continuity ay connected to dito sa kabila natin. Sa kabilang bump ng ating panel. Dito. Connected yan silang dalawa. Bali. Dito tayo mag-impisa mga katek. Trial lang error lang to. Bali dito tayo muna mag-cancel. Kakat natin yung itong lines. Pakancelin natin yung signal. Tapos kung hindi naman gagana, ay balik, i-coconnect natin. Balik, tapos doon tayo sa kabila naman magka-cancel. So ngayon mga katek, ay bali itong dalawang lines muna ang ating kakat ngayon. Bali magbilang lang tayo ng
tatlo at apat na linya. Mula sa kaliwa natin, bilang tayo ng isa at dalawa, tapos yung tatlo at pang-apat na lines, yun ang ika-cut natin mga katek. So, trial and error lang ito mga katek. So, yan, bali, na-cut na natin ito mga katek. Inayos ko na lang kasi walang humawak, walang hahawak ng ating video dito. So, pinahos ko muna tapos inayos ko yung pagka-cut. Bali, kung mapapansin nyo mga katek, kung tingnan nyo, bali, pang tatlo at pang apat na linya yung kinat natin. Trial and error ito mga katek. Ayan. Pasensya na po kung hindi masyadong makita doon sa ating camera. Ayan mga katek. Bali, pang tatlo at apat na linya yung mga katek ang kinat natin. So, ayan mga katek, ay check nga natin to kung may alibyo na ba o gagana na ba to. Ayan, meron siyang standby voltage, tapos pindutin natin muli itong power button niya dito sa bandang likuran. Ayan mga katek. So ayan mga katek ay makita niyo. Ayun. Ayan sa mga katek. Naging normal yung display niya. Balikita na po yung whole display ng ating panel na clear. Wala na po yung problema na half screen display at saka linearity. Bali, off na muna natin mga katek. And tapos, paandarin natin ulit para talagang makita nyo na okay na yung display natin. So, ayan, nag-range na. Ayun mga katek. Clear na clear na yung panel natin mga katek. Ayan mga katek. Kitang kita na yung nasa bandang ibaba. Wala na po yung dating problema na linearity. Na hindi po makita o hindi clear yung display sa bandang ibaba ng ating panel. So ngayon mga katek ay normal na siya. Wala na yung error niya mga katek. So, naging successful tayo sa ating ginawa na cancellation mga katek. Eh, ngayon ay kuklose muna natin ito mga katek. Balikan siya mga katek, natapos na natin na isara at ibalik pati yung stand ng ating unit nito mga katek. So ngayon ay check natin para talaga makita niyo yung nang clear, nang maayos yung ating ginawa na cancellation. Para talaga makita niyo na talagang wala na yung problema mga katek. So ayun siya mga katek. Back to normal na po itong ating panel mga katek. Kung makikita nyo ganun kanina, nasa bandang ibaba yung problema, yung error niya. So ngayon ay balik normal na siya. So it means naging successful yung ginawa natin mga katek na cancellation na dalawang linya, signal lines. So ngayon ay punta tayo doon sa ating source signal na antenna signal. Kasi naka-EB siya. Ayan, tapos scroll down natin. Paano ba ito? Ayan, ano po, nagkamali. Sorry po mga katek.
Hirap talaga matamaan. Kasi parang hinihimay lang natin to, mga katek. Itong ating mga button dito sa ating sa likod nating unit. Kasi wala siyang remote na ipinadala ng may-ari. So ngayon, nahihimayin lang natin to. So ayun, tinamaan rin. Nakapunta na tayo sa ating antenna source, mga katek. So bali, lipat muna tayo ng mga channels, mga katek, para may makuha tayong mga signal. Ayan. Pinascroll pa natin, pinilot pa natin yung ating channel. So ayun. Meron na tayong GMA na nakuha, mga katek. Bali, lipat tayo doon sa baka may makuha pa tayong mas malinaw. So, ayan lang pala siya, mga katek, kasi naka-antena lang tayo. So, ayan lang po ang makita natin na signal ngayon. And hanggang dito lang po ako, mga katek. At sana may natutunan kayo sa ating video sa araw na ito. At kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe. At pindutin niyo na rin yung notification bell para maging updated kayo sa ating mga bagong videos. Thank you so much!